Good morning, everyone. Welcome to our High Praise Online Worship Service. As we celebrate the Communion Sunday, please prepare your heart and mind as you worship with us. Magandang umaga po. Simulan na po tayo sa ating gawain. Pero bago po ang lahat, sa ating po munang tawag sa pagsamba. Ang tawag sa pagsamba ay mula sa aklat ni Lucas, chapter 1, verse 74 hanggang 79. Ito po ay karugtong nung nakaraang linggo sa aklat ni Lucas 1 verses 68 hanggang 73. Sa 74, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway upang tayo ay makapaglingkod sa kanya ng walang takot at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw, anak ko, ay tatawaging propeta ng kataas-taasang Diyos sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang daraanan at upang ipaalam sa kanyang bayan ang kanilang kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, mapagmahal at mahabagin ang ating Diyos. Magbubukang liwayway na sa atin ang araw ng kaligtasan. Tatanglawin niya ang mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at papatnubayan tayo sa daan ng kapayapaan. Sa ngalan ng Diyos na ating Ama, ng anak niyang si Kristo Jesus, ng kapahayagan ng kanyang di masukat na kapangyarihan at ng banal na Espiritong patnubay natin. Amen. Please, and I'm not to
Surely our God is awesome. He is so awesome in this place. There is power born of miracles that we have. Send the captives free in the broken hour. Our God is our hero. That's why my soul sings for you. He is our Savior. Our peace, our joy, and our love. Inako niya yung kasalanan na hindi dapat sa kanya. Kasalanan na hindi natin magtutupos kung wala ang ating Panginoon. That's why my heart sings with joy. It is overflowing with love from our God. That's why, Lord, we want to give you praise. We want to give back all the glory you are giving to us. Thank you.
Good morning everyone, have a blessed Sunday. So ngayon po ay dadako po tayo sa tithes and offering na kung saan ito'y kalooban po ng Panginoon. At according to His word in John chapter 14 verse 15, if you love me, you will obey my commandments. And this is the commandments of God, to give our tithes and offering to Him. Because this is the act of worship to our Lord Jesus Christ. Amen. So, let us pray. Father God in heaven, thank you so much, O God, for this wonderful day, Panginoon, O God, na patuloy, Panginoon, pinagkalob mo sa buhay ng bawat kusang, O God. Lord, salamat, O Panginoon, sa mga biyaya, Panginoon, O God, na amin naratanggap, Panginoon. Salamat sa protection, O Panginoon. Salamat sa covering, O God. Salamat sa good health, Panginoon, O God. Salamat, O God, sa iyong mga anak, Panginoon, O God, na patuloy, O God, na taos puso, Panginoon, O God, magbigay, Panginoon, sa iyong umasan, Panginoon, O God. Lord, thank you so much, O God. Patuloy, Panginoon, ibalik sa kanila, Panginoon, ng siksik, liglig at nagumapo na biyaya, O God, ang bawat kaloob ng inyong mga anak, Panginoon, O God. Continue, O God, to prosper, Panginoon, anumang kanilang negosyo, Panginoon, anumang kanilang trabaho, Panginoon, Lord, pagpalain nito, O God, anumang gawa ng kanilang mga kamay, Panginoon, ang bawat desisyon, Panginoon, ng inyong mga anak, Panginoon, O God, it will prosper, O God, in the name of Jesus, O God. Lord, thank you so much, O God. Muli, Panginoon, magpapasalamat kami sa pagkat ikay laging nariyan, hindi mo kami iniiwan, hindi mo ang pinapabayaan, Panginoon, O God. Ikaw ang aming Jehovah Jireh, Panginoon God, our great provider, Panginoon. Lord, thank you so much, O God. We give back all the glory, all the praises, O God. In Jesus' name, pray. Amen and amen. Hi, good morning, everyone. Here are some announcements. Please continue to pray for Pastor Reggie, church, care group leaders, care groups, and also for spiritual growth. Always pray and stay safe as we listen to the Word of God. Magandang magandang umaga po sa ating lahat at welcome ho sa ating High Praise Worship Service. Namiss ko po kayo at medyo matagal-matagal po tayong hindi nagkasama po at hindi po tayo nakapag-usap at hindi po ako nakapagbigay po ng mensahe itong nakaraang linggo dahil ginamit po ang inyong abang lingkod sa isa pong men's conference dito po sa Cavite. No? And praise God at maraming na-bless and I believe na magkakaroon po ito ng second part
ating conference nito. And yung pong ating mga men's fellowship din po sa dito po sa ating sa Santa Rosa ay sa High Praise din po ay binigay po ko po sa kanila yung code upang makapanood po at makapakinig yung tamang-tama po at very very relevant topic ko sa mga kapanahunan ngayon at hopefully ay nakapakinig po kayo. Ngayon po ay first Sunday of the month, no? At since first Sunday of the month ay ngayon po yung ating communion at bago po natin madinig ang mensahe ng umagang ito ay sandali po tayong lumapit sa ating Panginoon, alalahanin yung kanyang ginawa, yung kanyang sakripisyo, yung kanyang pagmamahal sa bawat isa po sa atin, no? Kung hawak niyo na po yung elemento, yung magagamit po natin sa ating communion ay hawakan niyo po at sabay-sabay po tayo magkakaroon ng communion. On the night he was betrayed, he took bread and says, "This is my body, broken for you." In the same manner, he took the cup of the new covenant and says, "This is my body, broken for you." Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Sa katunayan, pinatunayan niya ang kanyang pagmamahal. So, makita po ng pagbibigay na kanyang sarili. Hinayaan niyo mapako siya sa krus ng Kalbaryo upang siya na po ang umako sa kasalanan po natin. Sa pagiging sinungaling natin, sa pagiging mandaraya natin, sa pagiging mayabang natin, no? Kinuha niya na po yon upang siya na po ang maparusahan ng kanyang amang nasa langit. Hindi po tayo. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon at ayaw niya na tayo ang maparusahan. Sa ganitong kaisipan, sandali po tayong manalangin. Aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong itong iyong binigay sa bawat sa amin. Alalahanin, Panginoon, iyong pag-ibig, alalahanin, Panginoon, ang ginawa mo pagsasakripisyo. At alam namin, Panginoon, na mahal mo kami. Ngayong umagang ito, anuman ang pagkukulang namin, pagkakasala namin, Panginoon, kami iyong patawarin. Upang sa pagtanggap po ng elementong ito ay maging karapat dapat kami. Ito ang misamot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sabay-sabay po natin tanggapin ang elemento. So ngayong maga po ito, meron tayong pag-uusapan na importanteng topic po, no? Ito po yung napapanahon at sa palagay ko po ay ito yung isang bagay na nararapat natin pag-usapan sapagkat ito ay napakahalaga. Papaalalahanan po tayo ng teksto na ating babasahin ngayong umagang ito patungkol po sa isang sitwasyon na nangyari po sa mga disipulo nung kasama nilang ating Panginoon at itong pangyayaring ito ay nangyayari din po sa kapanahonan natin sa ngayon. No? Hayaan niyong basahin ko po yung pagbabatay ng teksto natin ngayong umagang ito at makikita po sa Mark chapter 4 verse 35 to 42. Mark chapter 4 verse 35 to 42. Ganito po ang sinasabi, no? "That day when evening came, he said to his disciples, 'Let us go over to other side,' leaving the crowd behind. They took him along just as he was, and the boat there was also other boats with him. A furious squall came up and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on the cushion. Disciples woke him and said to him, 'Teacher, don't you care if we drown?' Verse 39, he got up, rebuked the wind and said to the waves, 'Quiet, be still.' Then the wind died down and it was completely calm. He said to his disciples, 'Why are you so afraid? Do you still have no faith?' They were terrified and asked each other, 'Who is this? Even the wind and the waves obey him.'" Diyos ang magpapala po sa pagkabasa ng kanyang salita. Sandali po tayong manalangin, lumapit po tayo sa kanya at tayo po'y manalangin. Sandali lang po. Aming Panginoon, ang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ito na yung ibinigay, itinalaga sa bawat isa po sa amin. Lawa Panginoon, ikaw ay mangusap sa amin, magsalita at higit sa lahat Panginoon ay ikaw ay magpalakas sa amin ngayong umagang ito. Lawa Panginoon, ang madidinig na mensahe magkakaroon ng kahayagan at magsisilbing pagkain sa aming espiritual na kalagayan. Panginoon, itago mo ko ang iyong lingkod sa krus ng Kalbaryo upang ikaw madinig, makita at higit sa lahat maranasan. Gawin mo akong tungtungan, Panginoon. Ito ang isamot dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen at
Amen. Amen. Maraming maraming salamat po sa ating worship team again at napakasigla po na kanilang pagsamba, kanilang pag-awit at maraming maraming salamat po sa patuloy na pagtitipon-tipon po na ating mga care group, no? At ito po ay nagsisilbing kalakasan po sa bawat isa po sa atin. Kulang po itong online worship service kung kayo lang po ay makikinig at napakaganda po na magkaroon to ng pagsasalo-salo, pagsasama-sama, yung mga care group, no? At sa huliang party po na itong message pong ito, no? Huwag niyong kakalimutan yung tatlong questions na makikita niyo po at sagutin niyo po ito. Ito ay katugunan at magugulat ho kayo na iba-iba po ang magiging katugunan kapag ito po ay sinagot ng bawat isa po pagdating po sa ating care group, no? At mamamangha po kayo, iba yung mensahe na kay kapatid, iba yung mensahe kay ate, iba yung mensahe. Ito po yung tinatawag na patuloy ng papapahayag po ng ating Panginoon, no? So, mamaya po pagkatapos po ng ating mensahe, tingnan niyo po yung tatlong questions po ni Anne at sagutin niyo po ito at i-share niyo po ito sa inyong care group bukod po do sa ating Living Water, no? At napakaganda po ng mensahe ng ating Living Water ng magiging ito. At alam ko na ang bawat isa po sa atin, lalong higit sa ngayon po, ay nagkakaroon ng kalakasan pagdating ho sa tinatawag na parang GCQ o yung iba po, modified, no? At bagamat nakakalabas sa tayo, parang ganun pa rin to, na parang nakaka-stress. Tanong niyo sa akin kung bakit to. Bakit to, Pastor? Kasi ganito po yon. Noong araw po, kapag tayo ay umuubo, no? At sasabihin lang sa atin, ay, iluminom ka lang ng Lagundi, no? Okay na yon. Ngayon, kapag ikaw ay umubo, ang daming tao, lalayuan ka, iiwasan ka, umubo ka lamang. At hindi lang yung pag-ubo, humatsing ka lamang. Nung araw, kapag ikaw yung humahatsing, lalo na po ang inyong pastor, pag ako yung humahatsing, palakasan, hatsing, 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 no? Ang lalakas ng hatsing na ngayon. Pero ngayon, madinig kang humahatsing, naku, pag-uusapan ka ng mga tao, no? Naku, sasabihin, naku, ano nangyari sa'yo? Nung araw, pag naghumatsing ka, meron tinatawag, ay, God bless you, kapatid. Pero ngayon, pag humatsing ka, naku, suspect ka na. At marami na ka nang madidinig sa mga kapitbahay mo. Hindi lang yun. Kapag ikaw'y nilagnat, dati sinisikip, dati pag ikaw'y nilalagnat, tuwan-tuwa ka dahil ikaw'y makakapagpahinga, nasa bahay ka lang, magpapapawis ka. Nung kapanahonan ko, siguro naabutan to ng iba, kapag ikaw'y nilagnat, biskuit lang yan, Skyflex lang yan, tsaka orange, yun lang, gagaling ka na. Ngayon, pag nilagnat ka, delikado. Pag nilagnat ka, hindi ka pwedeng lagnatin sa ngayon. At pag naisip po natin ito, nakakaiba yung lagnat nung araw, kakaiba yung ubo nung araw, kakaiba yung hatching nung araw, nakaka-stress. At lalo na ngayon, nakikita po natin na ang karamihan po sa mga ospital ay halos puno na. At kung ikaw yung magkakasakit, ay nako, baka hindi COVID ang iyong kakamatay, kundi sakit sa puso. Kaya sabi mo sa katabi mong bawal magkasakit. Sa kabila, uminom ka ng vitamin C. Doon naman sa harapan mo, sabi mo huwag kang magpupuyat at bawal na bawal talaga yung ngayon na magkasakit. Alagaan natin po ating sarili. Hindi lang po yung ating paghahatsi, hindi lang po yung ating pag-ubo, hindi lang yung ating tinatawag na pagkakaroon ng lagnat, kahit na po sa trabaho. Marami po sa mga nagtatrabaho ngayon, aminin natin hindi, na-stress sila. Hindi nila alam kung ano kaya, baka may wala na akong trabaho sa kinabukasan, baka wala na akong trabaho sa next week. Kasi nga, yung ating ekonomiya ay parang hindi maganda. At lalo higit sa mga susunod pang araw, at isa po lamang itong bagay na ito na tayo po ay na-stress. Ano kaya yung aking negosyo? Uulad kaya aking negosyo? Talaga namang lahat po, ako'y natutuwa sa mga taga High Praise po. Talaga namang hindi humihinto pagdating po sa negosyo, no? At nagkakaroon tayo ng tinatawag na online service, no? Bagamat tayo na stress, nagkakaroon pa rin tayo ng online service, no? Online na pagkain, online na bigas, online na mantika, online na merienda, no? Lahat po halos online, pati yung tinatawag nating isda online, gulay online, no? Kasi mayroon tayong iniiwasan at talagang mga gumagawa tayo ng paraan at sa paggawa po natin ng paraan ay parang na-stress tayo. Hindi natin alam minsan nating gagawin at sa pang-araw-araw nating buhay, it seems to be that the word for today and even tomorrow and even the word for yesterday is the word stress. Tingnan mo yung katabi mo kung na-stress na. Huwag naman sana.
No? Ito po yung nararamdaman ng mga disipulo nung ating nabasa. Doon sa text po natin, ito po yung nararamdaman nilang na-stress sila dahil itong nabasa natin, sila tumawid sa dagat, nakasama nila yung sa Sea of Galilee, kasama nilang ating Panginoon, at dahil sa kanilang pagtawid, meron nung silang naramdaman. And in fact, bago sila tumawid, bago sila pumunta sa bangka, ay nandun po na nakapagsagutan ng ating Panginoon sa mga pariseyo, sa mga teachers po doon, at nakapagbalitaktakan po. And in fact, according to some of the records po, ay dinig ito ng makamag-anak ng ating Panginoon at parang gusto siyang itaboy din. So doon pa lamang, bago pa lamang sila sumakay doon sa bangkang iyon, ay nararamdaman na ng ating Panginoon tinatawag na stressful moment dahil marami siya nakakaaway. At lalong higit na pagsakay nila doon sa tinatawag na bangka. At doon po sa sinakyan nilang bangka, tumawid sila sa Sea of Galilee. Nung nakarating po ako sa Sea of Galilee, sa Israel po, ang ganda nitong dagat nito. Malawak, malaki, tahimik. Pero dito sa ating na record nating nabasa, nagkaroon yata ng bagyo. Napakalaking bagyo. And for the very first time, naramdaman ng mga disipulo itong matinding bagyong ito, at dahil dito sa tindi ng bagyong ito, sila ay na-stress. Hindi nila malaman kung mabubuhay sila, kung sila ay makakasurvive doon sa kanilang kinalalagyan na bagyong ito, na naramdaman nila dahil hindi nila inaasahan. Minsan po sa buhay natin, ganun din po. Tahimik, malumanay, no? At biglang mararamdaman na pak! Bigla magkakaroon ka ng problema na hindi mo inaasahan, na kagaya ng naramdaman itong mga disipulo na never in their wildest imaginations that they will experience this kind of storm. And Matthew have described this one na isang matinding bagyo ng buhay nila. Ganon din minsan sa buhay natin. And because of these storms of our life, no, nagkaroon po ng stress itong mga disipulong ito. And they are accustomed na tumatawid sila doon sa lugar na yon, at sanay silang tumawid doon, pero this is the very first time na bumagyong inon. Bumagyo doon sa lugar na yon. At din sa bagyong ito, meron po silang naramdaman. The storms of life is sometimes the greatest stress of our life. Ulitin ko po. The storms of life is the greatest stress of life. Pag naramdam po natin to, pag natakot po tayo dito, tayo po ay matataranta. Hindi natin alam ang ating gagawin. Meron daw isang lola ang minsan na malengke at tamang-tama, naka-lockdown siya, nakaroon siya ng tinatawag na pass o yung quarantine pass, no, nabigyan siya dahil siya lang pwede makalabas ng bahay. At nung siya ay namalengke, siya ay nag-drive papunta doon sa tinatawag na shopping mall. This is the first time nung siya makalabas, dala-dala niya yung kanyang quarantine, namalengke siya, naka-face mask siya, no? At since siya naka-face mask, namili siya, at nung namili siya, ay nandun yung kanyang kaba. Baka siya magkasakit, baka ano mangyari sa kanya, no? Kumbaga, na-stress din siya. Pagbalik niya sa kanyang kotse, nakita niya na merong nakasakay sa kanyang kotse. Dalawang lalaki nakasakay sa kanyang kotse. At nung nakita niya ito, dalalagay niya ng kanyang mga gamit, binunot niya kanya yung baril. At pagbunot niya sa kanyang baril, sabi niya doon sa dalawang lalaki, bumaba kayo dyan, alam kong paputukin ito. Kapag hindi kayo bumaba dyan, alam niyo na mangyari sa'yo. Nadinig ito ng dalawang lalaki, hindi na sila nagdalawang isip, bumaba sila sa kanilang kotse, sila'y tumakbo. Pagsakay ng lola doon sa kanyang kotse upang i-drive ito para umuwi sila, ayaw umistart. Tanungin sa akin bakit. Yung palang kanyang sinakay na kotse ay hindi kanya. Nagkataon lamang na kamukha ito, kakulay ito ng kanyang kotse, kaya pala hindi umistart, hindi yun yung susi. At since hindi ito yung susi, nakita niya yung kotse doon pala sa malayong lugar. Ano nangyari doon sa lola? Dahil sa stress niya, naligaw siya, hindi niya malaman kung ito nga yung kotse niya o hindi, at siya ay nataranta. Minsan po sa buhay natin ganun, kapag tayo nakakaramdam, tayo natataranta. Hindi natin alam ating gagawin. Kagaya nung nangyari sa mga disipulo, sila ay nataranta, hindi nila alam ang kanilang gagawin, sila ay nagsigawan. At isipin niyo po, sabi ng mga eksperto, these are some of the fishermen who are expert dito sa lugar na ito. And yet,
sila ay natataranta. We have our own storms in our life that cause us to be stressful. Marami po tayong bagyo sa ating buhay na nagiging stressful po tayo. Alam niyo po, bilang mananampalataya at bilang pong tinatawag natin na mga nilalang na mayroong plano sa buhay. Meron po tayong mga plano sa buhay, and this plan in our life, ito po yung tinatawag natin, meron tayong, we have what we call a stressful journey. Ano yung stressful journey nito? Tignan niyo po, no? Tayo po, meron tayong mga tinatawag na plano na sinasabi natin, pagdating ko ng 20 years old, dapat ganito na ako. Pagdating ko ng 21, 25 years old, dapat ganito na ako. Pagdating ko ng 30 years old, dapat ganito na ako. Pagdating ko ng 35 years old, dapat may bahay at lupa na ako. So, ito po yung plano natin minsan sa buhay natin na iniisip natin na pagdating ng ganitong edad, dapat nakuha na natin to, natanggap na natin to, tinama na natin yung ating pangarap, ating goals, ating buhay. But at the end of the day, hindi pala ganon. It's seemingly na yung plano natin sa buhay, it's seemingly na parang straight line, pero hindi pala straight line. May lubak, merong malali, merong bato na humaharang nito, at nagkakaroon tayo ng mga tinatawag na pagsubok, problema, kabigatan sa ating buhay na hindi natin kagad na kukuha yung ating mga pangarap. Tingnan mo yung katabi mo kung nakasimangot dahil hindi niya nakuha yung kanyang pangarap. Ganon ho tayo minsan. At pag ito nangyari, nagiging stressful ho tayo. Your storm was allowed not to stress you, but to develop you. That is the plan of our God. Why did God allow this stress in our life? Ito po yung nabanggit ko. God sometimes allowed us to be stressful in our life, not to destroy us, but to develop us. Marami po tayong matututuhan pagdating po sa mga stress ng ating buhay. We learn a lot of things. We develop. At dahil po dito, lalo po tayong tumitibay. Lalo tayong nagiging matatag. Lalo tayong nagiging alam natin kagad na ating gagawin. At paminsan-minsan, tinatanong na aking mga anak, paano nyo ba, parang wala kayong problema ng buhay? Para bang nasosolve nyo kagad ang problema ng buhay? At sinasagot namin ang aming mga anak na, anak, marami kami pinagdaanan na stressful na. At dahil dito, naging matibay kami at madali naming nabibigyan ng solusyon ng problema because of that. Pero dito po, sa ating teksto na ating binasa, meron ho tayong matututuhan, merong ihahayag po ang ating Panginoon. Ano kaya yun? Ano kayang ihayag na ating Panginoon? Ano kayang connection nitong ating nabasa, lalong higit sa pangkasalukuyan nating buhay? Pangkasalukuyan nating buhay na nandito pa rin tayo sa tinatawag na lockdown, na lalo ngayon nadidinig natin sa dyaryo na yung vaccine para sa COVID-19 ay perhaps sa next year pa. So we still have 5 months to go or 4 months to go to be more careful and more aware of what we're doing in everyday life. Lalo tayong mag-iingat. No? So meron pa tayong ilang buwan na pag-iingat po. At dahil po dito, pag nagkamasama-sama na po tayo sa tinatawag nating sa ating worship service, sa ating pagsamba, ay meron tayong tinatawag na safety protocol, no? At siguro ulit-ulitin po natin ito at napakalaga po nito, importante. O balik tayo dito sa ating na pag-uusapan, no? Ano kaya pahayag ng ating Panginoon? At ito'y isinulat niya dito at sinabi niya sa banal na kasulatan. Ano yung gusto niya sabihin sa bawat isa sa atin? Unang-una po, yung tinatawag na the realities of stress. Yung realidad po ng stress. So verse 37 po ng ating text, ganito po ang sinasabi. A furious squall came up and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. Napakalakas daw po at galit na galit yung bagyong ito na tumama sa kanilang bangka. At pagtama dito sa kanilang bangka, ay halos lumubog po sila. Hindi ito humihinto. At ayon po sa mga eksperto, itong bagyong itong dumating sa kanila is unexpected. Perhaps, parang dito sa Pilipinas, alam mo pag bumabagyo, alam mo pag uulan, dahil dumidilim ang langit. But this kind of situations, inalaw sila na pumunta doon dahil hindi nila kinilakitang dumidilim. Hindi nila nakitang
uulan at babagyo. Siguro maliwanag pa yung kalangitan, maliwanag pa yung ulap, and nung nasa kalagitnaan na sila ng dagat, biglang dumiling. Biglang bumagyo. And these are all unexpected. Ganon din po minsan sa buhay natin. All of these are unexpected. Hindi natin nakikita. Marami po sa atin ang nakakatanggap ng mga balita, mga pangarap natin na hindi nasusunod because nabibigla po tayo. And these are of the reality of stress. And each one of us are susceptible to this kind of stress. At pastor, ano yung susceptible? Ibig po sabihin yung susceptible, lahat po tayo dito ay pwedeng tamaan ng stress. Tingnan mo yung katabi mo kung nakasimangot. Hindi naman, ano? Lahat po tayo, ikaw man ay bata, ikaw man ay matanda, ikaw man ay senior citizen, ikaw man ay hindi senior citizen, ikaw man ay professionals, ikaw man ay businessman, ikaw man ay lahat, ikaw man ay ordinaryong tao, lahat pwedeng tamaan ng tinatawag na stress. At pag nag-stress po tayo, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na panic. At pag nag-panic po tayo, hindi natin alam ang ating gagawin. Minsan daw po, isang Kristiyano at isang Hudyo ang nag-usap. Ang sabi ng mga Hudyo, kayo naman mga Kristiyano kayo, lahat na lang ng bagay, kinuha nyo sa amin. Ha? Talaga? Kinuha namin sa inyo? Ay, ano yung kinuha namin sa inyo? Sagot yung Kristiyano. Kinuha nyo sa amin yung banal na kasulatan, yung five books, yung Torah. Siniram nyo sa amin yon, ginaya nyo sa amin yon. Pangalawa, yung pagsamba, ginaya nyo sa amin yon, no? At higit sa lahat, ang ginaya nyo sa amin, yung Ten Commandments, kinuha nyo sa amin yung Ten Commandments, eh sa amin yon. Sumagot yung Kristiyano, oo nga, kinuha nga namin, pero hindi naman namin nagagamit. Ha? Kinuha nyo na nga, hindi nyo nagagamit. Oo, hindi naman namin nagagamit. Eh bakit? Eh karamihan sa mga mananampalataya, bagat alam nila yung Ten Commandments, eh marami pa rin stress. Marami pa rin nagpapanik at hindi nila alam ang kanilang gagawin. The disciples have experienced this one as well. Paano po? Nakakalimutan nila na kasama pala nila ang ating Panginoon. Hindi nila nagamit. Na-stress sila, nataranta nila. Ganun po minsan sa buhay natin. Kapag humampas yung pagsubok ng buhay, minsan nakakalimutan mo. Ay, oo nga pala. May gustong sabihin sa akin na aking Panginoon. Ay, oo nga pala. Meron akong Diyos na hindi ako pababayaan. Ay, oo nga pala. Meron akong Panginoon na siya magpapalakas sa akin. And these things that happen to us, and nangyayari po sa bawat isa sa atin. Unexpected, at pag tayo mo nabigla, natataranta po tayo. And sometimes we don't know what to do. And sometimes we cannot sleep, sometimes hindi tayo nakakapag-isip ng mabuti, at higit pa lahat yun. Pag may lumapit sa'yo, bigla mo na lang sinisigawan. Bigla ka na lang nagagalit. Meron ka bang kasama sa bahay na gano'n? Itago natin sa pangalan? Ta-ta-ta-ta-ta. Ito po yung minsan nangyayari sa atin, no? And we did, and sometimes, eh, may mga bagay na nangyayari sa atin na hindi natin inaasahan. Example po, no? Hindi mo inaasahan. No? Meron kang inipon, no? Big all of a sudden, nanakawang ka. Yung pera na iyong pinaghirapan, all of a sudden, pak, biglang nawala. O kaya naman, ang ganda-ganda ng trabaho mo, and then all of a sudden, pak, biglang nagsara. Lalo na ngayon, sa COVID, ay marami nangyayaring ganun. O kaya naman, yung iyong pinaghirapan na negosyo, pinagpladuan na negosyo, and then all of a sudden, pak, biglang nawala. O kaya unexpectedly na hindi mo inaasahan ay yung kaibigan, kakilala, no, kasangga, katropa, bigla ka nilang iniwanan. Ito yung mga bagay na hindi mo inaasahan. Ganon din sa family problems, no? Pagkalakas-lakas and then all of a sudden biglang magkasakit. Marami po akong natatanggap na ganon. Nag-email galing po sa ibang bansa na humihingi ng prayers at lately isang doktora na kakilala ko na siya mismo ay nagkasakit at hindi niya alam ang kanyang gagawin dahil biglang-bigla unexpectedly nangyari ito sa buhay niya. Same with us. There are things in our life that are unexpected. Nevertheless, we have our God. Sabi mo sa katabi mong meron tayong Diyos. Itong stress na ito nangyari sa mga disipulo, these are unexpected. Hindi nila inaasahan. And in fact, sa pangyayaring ito, marami po sa atin na since ito ay unexpected, ay nandun sa tinatawag na tatlong
uri ng kalagayan sa ngayon? Ano yung tatlong uri ng kalagayan na meron nangyayari po sa buhay natin? Unang-una, it's either stress ka ngayon. Pangalawa, papalabas ka na sa stress. Pangatlo, papunta ka pa lang sa stress. Alin kaya tayo doon? Stress ka ngayon? Papalabas ka na ng stress? O papunta ka pa lang sa stress? Hopefully, papalabas na tayo ng stress natin. And these are the realities of life. Na itong natatanggap nating stress dahil sa bagyo ng buhay natin ay nangyayari po sa bawat isa sa atin. At ang nangyari po sa mga disipulong ito, yung tinatawag na unrelenting storm. Pastor, ano yung unrelenting storm? Yung bang storm na hindi humihinto. Hindi ka patapos sa isa, eto na naman, may dumarating na naman. Parang awa. Ang nakalagay po sa record, habang gumabagyo, lumulubog na sila dahil napupuno sila ng tubig na para bang gusto nilang, ano kaya, kailan kaya hihinto itong pagdami ng tubig sa loob ng bangka namin? Kaya, kailan kaya hihinto itong bagyong ito, paghampas ng ulan sa aming bangka na sunod-sunod? Hindi pa natatapos sa isa, hindi pa sila nakakatayo marahil, hindi pa sila nakakagregay ng kalakasan. And yet, ito na naman parating ng parating sa buhay nila. And sometimes, sa ating mananampalataya, nangyayari ito. Hindi pa tapos yung isang pagkawala mo ng pera. Ito na naman. Meron na namang pangangailangan. Hindi pa natatapos yung isang sitwasyon sa buhay mo. Ito na naman. Hindi ka pa nakakabangon. Ito na naman ang pagdating ng tinatawag na pagsubok ng buhay. Lahat po ito, hindi mo na alam minsan ang gagawin mo. We're stress-filled like the disciples have experienced nung nangyayari ito sa bagyo ng buhay nila. Ito po yung sitwasyon ng mga disipulo. Hindi pa natatapos yung hampas ng hangin. Meron na namang hampas ng ulan. Hindi pa natatapos yung hampas ng ulan. Ito na naman yung hampas ng hangin. Sunod-sunod. Hindi, walang katapusan, no? Hindi pa natatapos yung bayarin sa kuryente, ito na yung bayarin sa tubig. Hindi pa natatapos yung tinatawag na utang sa bangko, ito na naman yung pag-ibig, no? Ito yung pangyayari. This is the reality that sometimes these are all happening to us. Hindi lang yun. Hindi lang yung sunod-sunod, hindi lang yung bigla, meron pang stress na minsan nangyayari sa atin. Tanong niyo ako, ano yan? These are the stress that is happening to us because of our own wrongdoing. Ulitin ko po, no? There are things in our life that we're experiencing stress because it is our own doing. Dahil tayo mismo ang may kasalanan kung bakit tayo na-stress. Example, there are a lot of people who are what you call a one-day millionaire. Pastor, ano yung one-day millionaire? Nakatanggap ka lang ng konting pera, ubos-ubos biyaya. Hindi ka pa na, hindi yung word na ipon ay hindi na, parang ayaw mag-sink in sa'yo. Yung ubos-ubos biyaya, ako po yung ganun din po ako. Kaya lang, hindi ho sa pera. Tanong nyo kung saan ho. Sa pagkain ho. Dahil minsan, pagkatapos namin kumain, eto ako, tatayo ako ng aking upo, pupunta ako sa frigider, maghanap ako uli ng pagkain, maghanap ako ng prutas, maghanap ako ng makakain doon, kung ano yung mga ngat-ngat ko, sasabihin sa akin ni Ate Beth, ano ka ba naman? Pastor, upos-upos biyaya ka. Ganun ho minsan. And sometimes we are being affected with this one. O minsan naman, yung stress natin nangyayari sa sarili natin dahil inabuso natin sarili natin, pinapagod natin sarili natin, no? Kunyari, hindi naman masama magkape, pero kung magkape ka naman, 10 tasa sa maghapon, no? Tapos, tatanong, ba't kaya gano'n? Nagpapalpitate ang puso ko. Sarili mong kasalanan din yon. Kaya sabi mo sa katabi mo, bawas sa kape. Ito po minsan yung nangyayari sa buhay natin that sometimes we're having this kind of stress in our life, in our own wrongdoing. Isa pa hong stress natin na sometimes we are having this stress of life because we are not reading the scripture. We don't know how to claim, how to hold on to the promise of God because we are not reading the scripture. Kaya sabi mo sa katabi mo, from now on, meditate the word of God. Or sometimes, hindi natin alam ang ating gagawin because we are not attending any care group. Nagsosolo, I'll tell you something. There is no Christians who can grow in their spiritual life alone. Ulitin ko po. Walang Kristiyano
na lumago sila na nag-iisa. Hindi dinesign ng ating Panginoon that you will grow spiritually alone. If you want to grow spiritually and take out those stress in life, you must be together with other Christians. Kaya sabi mo sa katabi mo, umating ka na ng care group. Alam niyo po, ito yung isang bagay na sometimes dinadaya tayo ng kalaban. That we thought that sometimes the stress neto ay galing sa labas, but what we don't know, it is our own wrongdoing. Sa Galatians chapter 6 verse 7, ang sabi doon, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sow. Kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. Ay magtanim ka na ng maraming meditation sa ating Panginoon at aani ka ng napakalakas na spiritual life. Magtanim ka na ng tinatawag na prayer time at aani ka ng pagpapahayag ng ating Panginoon. Magtanim ka na ng mga blessings sa iyong kapwa at aani ka ng blessings. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yon. At sabi mo sa sarili mo, ako yon. Magtatanim na ako. So ito po yung misa na nangyayari po sa atin na nagiging bagyo po na ating buhay. Ano po man po ang sabihin natin, ano po ang baliktarin naman po natin ay pag dumating po sa atin yung bagyo ng buhay, nagkakaroon po tayo ng stress sa ating buhay. Meron daw isang lalaki na kapag nagsalita daw po ay derechahan. Yung tawag po dito ay taklesa. Wala siyang pakialam kung ano yung sasabihin niya. Basta importante, masabi niya lang yung kanyang masabi. Basta derechahan, walang paligoy-ligoy. Isang araw daw ho, yung kanyang misis umuwi ng probinsya sa Ilocos Norte. Ano? Para tignan yung kanyang pamilya doon, para kamustahin, pagkatapos ng lockdown, kung may pagkain pa doon, no? Kung okay yung kanyang pamilya doon. So, to cut the long story short, nagbiyahe papuntang Ilocos Norte. At nung nagbiyahe ito papuntang Ilocos Norte, iniwan niya yung kanyang asong Sichu doon sa kanyang mister. So, after 3 days, tinawagan niya yung kanyang mister. Pa, kumusta na yung Sichu natin? Yan, no? Sumagot yung kanyang mister. At dahil ang mister niya ay direct to the point, ang sabi ng kanyang mister, wala na, patay na. Ha? Nagulat yung kanyang misis. Bakit pa sinabi ka agad na patay na? Nabigla tuloy ako. Stress na nga ako dito sa Ilocos. Pagdating dito, binalitaan pa ako, sir, sana man lang dinahandahan mo sa akin na pagsabi na ng Sichu ay namatay na. Eh, paano ko sasabihin, sabi ng kanyang mister? Eh, talaga naman patay na yung Sichu. Eh, sana man lang, sabi ng misis, sana man lang sinabi mo sa akin na, ma, yung Sichu umakit ng bubong. At pag-akit ng bubong, nadulas. At dahil sa nadulas, nalaglag, at naumpog yung ulo, at sana man lang sinabi mo, ma, nasa ospital ngayon yung Sichu. Malubha. O at least ayun, dahan-dahan. Hindi yung patay kagad. Dinahandahan mo man lang sana sa akin yung pagbalita. At least kung dahan-dahan, nakapag-prepare ako. Ganun sana sinabi mo. So nahimasmasan yung misis. Anong nahimasmasan yung misis? Kinumusta naman niya yung kanyang tatay na nakasama din ng kanyang mister. Kamusta na nga pala si tatay? No? Ano lang nangyari sa kanya? Kamusta na nga pala? Nakakainom pa ba siya ng vitamins? O nakakalapas siya pa ba siya? Sumagot yung mister. Sabi ng mister, ma, si tatay umakit ng bubong. Pagkasabing ganun, alam niya na, patay na rin yung tatay niya. Ano man ang dating sa atin ng balita, ano man ang pinagdadaanan natin, ito man ay bigla, ito man ay dahan-dahan, ito man ay very soft ang dating. Whatever storms do you have in your life, dahan-dahan man o bigla, you will still have what you call the stress of life. Kagaya na itong babaeng ito. Gusto niya dahan-dahan, stress pa din siya. Ganun din po sa atin. In whatever that is the reality of stress. The reality of stress, it might be sudden, it might be slow, or ito yung bagay na hindi natin maiiwasan. Ito man ay big, o kung may patuloy. Ito man ay nangyayari kahit kanino. Walang pinipiling. That is the reality of stress. But no matter
what happened to us. Meron po tayong dapat gawin. Ano pa yung sinasabi po sa atin? Number two, the realm of stress. Ano yung realm of stress? Yung kinasasakupan ng stress. Meron akong babasahin po sa inyo doon sa teksto po natin. So verse 35, ganito po ang sinasabi. That day, when evening came, he said to his disciples, "Let us go over to the other side." Ah, nagyaya ang Panginoon na pumunta tayo doon sa kabilang lugar. Sumakay ng bangka at pumunta tayo doon sa kabilang lugar. So verse 38, ganito po ang sinasabi. Sa verse 38, sabi doon, Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. Very detailed ho, no? Ayon sa mga scholars, only in the book of Mark, nakalagay po itong natutulog siyang may unan. Sa ibang, sa Matthew, no, sa Luke, sinasabi lang doon, tutulog siya. Pero hindi sinasabing nasa unan. Pero pagdating sa book of Mark, this is the very first time that it was recorded, that it's very detailed, sinasabing natutulog siya sa unan. No? The disciples wake him up, and said to him, "Teacher, don't you care if we dream?" Tinawag nila, tumakbo sila, ginising nilang ating Panginoon, at sinabing, "Hindi ka ba nagki-care na tayo ay malunod?" And this is the stress that disciples are having. They are tired, exhausted. They don't know what to do. They're supposed to have a rest. And all of a sudden, a storm broke out. Biglang nagkaroon ng bagyo na dapat na lang sila ay nagpapahinga, dapat sila ay natutulog, dapat sila ay tahimik lamang, and then all of a sudden, there was what you call stress sa buhay. Ganon din ho minsan sa buhay natin, imbis na tayo na nagpapahinga, natutulog, and then all of a sudden, pak, magkakaroon tayo ng tinatawag ng stress sa ating buhay. And most of the disciples have experienced this danger. Itong sitwasyon nito sa buhay nila. They were struck. Anong sinasabi ko po rito? Tingnan niyo po ito. I want you to see this one. Nung dumating po yung bagyong ito, sila'y nabasa. Marali sa kanila iba'y nauntog. Marali iba sa kanila ay nasugatan. But the most important one ay hindi po yung sugat, hindi yung bukol. Hindi yung nabasa sila. The most important one when storm struck in your life, hindi yung physical na nasugat, kundi ano yun? Kundi yung inyong emotions. Kundi yung inyong pananampalataya sa ating Panginoon. And this is what had happened sa mga disciples na ito. Nung dumating yung bagyong ito, binaliwala nila yung sugat, yung bukol, binaliwala nila yung pagkalunod, and what they are looking at is the faith, the trust they are giving to Jesus Christ. Ito yung bagyo na dumating sa kanila. Basta ninyo yung sinabi rito sa verse 35b. Ang sabi dito, "Teacher, don't you care if we drown?" Hindi ka ba nag-aalala kung tayo malulunod? Kumbaga, parang sinasabi nila, totoo kaya tong teacher nito? True kaya siya sa kanyang mga sinasabi? Abay, iniwanan ko yung misis ko. Iniwanan ko yung pamilya ko. Iniwanan ko yung trabaho ko. Iniwanan ko yung hanap buhay ko. Iniwanan ko yung negosyo ko para sumunod lang kay Jesus. Tapos mababayaan lang ako. Did you see the point? Did you get it? We have trusted our Lord Jesus Christ. Hindi lang para pabayaan tayo. Ito po yung nasa isip ng mga disipulo. They were looking at their situations, not to their Savior. Nakatingin sila sa isang sitwasyon na, ano ito? Ano itong sinusunod ko? Nakita nila yung problema. Totoo kaya to na sinusunod ko? Nagkaroon silang tinatawag na doubt. And I want you to listen to this one. They have been listening to the teachings of our Lord Jesus Christ. They have seen the miracles. They have seen na pinagpakain siya. They have seen yung kanyang pagtuturo. They have seen nagpalayas ng demonyo. They have seen
bumuhay ng patay, and then pagdating dito sa Baguio, they still have doubt. Anong nangyari sa kanila? Dito sa sitwasyong ito, tumingin sila sa Baguio, hindi sa kanilang Panginoon. They were looking at their situations and not at the Savior. They had their eyes on the problems and not on the problem solver. Nakalimutan nila. And sometimes, ganun po tayo. We've been serving and worshiping, and in fact, God have done a lot of miracles in your life. He continued to bless you. He continued to strengthen you. He continued to heal you. And yet, all of a sudden, pagdating ng pagsubok, na-stress tayo, and sometimes we tend to question our God for one simple one na problema lamang. Nakalimutan natin kung paano tayo hinawakan ating Panginoon, nakalimutan natin paano tayo pinalakas ng ating Diyos, nakalimutan natin kung paano tayo binigyan ng biyaya, and because of this one, na-stress tayo. Nagtanong sila. Sabi nila, teacher, wala ka bang pakialam kung tayo mamatay? That sometimes ganun po tayo. Sa dami-dami pong naranasan natin sa ating Panginoon, nakakalimutan natin na dapat ang Diyos ang may hawak sa ating buhay. And even in that particular storm, nakalimutan nila that Jesus Christ is holding the storm and their life sa kanila, hindi sila pababayaan. Minsan daw ho, isang pastor ang bumihay papuntang Bicol, sakay siya ng tren. At sa kanyang pagsakay ng tren, meron isang nakatabi na binata na magmula nung nakatabi niya, biglang buhat ng nakasama niya, walang ginawa kundi maglaro ng computer. So gusto niya kausapin, gusto niya makapagkwentuhan, pero walang ginawa kundi nandun sa kanyang telepono, laro ng computer. Hindi ko alam po nilalaro niya. No? Pero meron napansin tong pastor na ito habang naglalaro. Napansin niya yung lalaki umiiyak, pambihira. Sino sa inyo nakakita na nang naglalaro ng computer sa cellphone na umiiyak? Wala pa, no? Itong pastor ito nakakita na. Nakita niya, umiiyak tong ano. Umiiyak. Sabi nga, ba't kumiiyak? Sabi nga nun. Di ba, barilan yung ano mo, umiiyak ka. May kamag-anak ka ba dyan? Sabi nga nun. Hindi yun, sabi nung binata. Hindi yun, wala. Akala ko may kamag-anak ka dyan sa barilan na yun. Wala. Eh, ba't ka umiiyak? Eh, kasi yung pinalayas ako ng nanay ko, tatay ko sa bahay ko eh. Bakit? Dahil ba sa paglalaro mo? Hindi ho. Para nakikita kasi nila wala akong plano sa buhay, parati akong bagsak sa aking subjects, no? Parati akong binubuli ng aking mga kaklase, no? Pinababayaan ako ng aking tatay, hindi man ako binibigyan ng magagawa. In short, ang dami niyang sinabing problema dito sa pastor nito. Yung kanya mga kabigatan, yung kanyang dinadala, no? Sinabi niya lahat. Ang ginawa ng pastor, kinuha yung kanyang Bible. At pagkakuha ng kanyang Bible, sinabi niya doon sa lalaki, Toy, ano ba pangalan mo? Ay, ganun. Ay, boy ho. Boy. Maniniwala ka ba na itong ballpen na hawak ko tatayo dito sa Bible ko? No! Sabi ni boy, tatayo yan. Eh, maalog nga to dito sa trend. Paano tatayo yan? Tatayo yan. Papakita ko sa iyo. Pinakita ng pastor paano tumayo yung ballpen sa ibabaw ng Bible. Ito yung Bible, ito yung ballpen, tumayo yung ballpen doon sa ibabaw ng Bible. Ang sabi ng bata, eh tatayo nga yan, eh hawak mo kasi. Yun ang ibig sabihin, sabi niya. Ano man ang dinadala mong pagsubok, ano man dinadala mong problema, ipahawak mo sa ating Panginoon at tatayo ka. Ganon din po tayo. Yes, we are experiencing stress in our life, but sometimes it's quite difficult for us to stand tall, to stand firm, because we don't let our God to hold our life. Some of us are experiencing stress in our life. Nakakalimutan natin, oh nga pala, hawak ako ng aking Diyos. Oh nga pala, meron akong Panginoon. Let God, and always remind yourself that God is holding your life, even your business, even your work, even your married life, even your family. God is holding. Let God hold it. Always remind that to yourself.
Hebrews chapter 4 verse 16. Ang sabi doon, "Let us then approach God the thrones of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need." Huwag kang mahihiyang lumapit. Kahit nagpapanik ka na, kahit hindi mo na alam ang gagawin mo, the first person, the first na pwede mong lapitan ang ating Diyos. Huwag yung bumbay. Huwag yung kusino-sino. Huwag yung pupunta ka pa sa kapitbahay, makikipag, ewan ko, huwag. You always approach God in every difficulties is pain in your life. Huwag mo sasabihin sa Facebook. Marami sa atin, kapag may problema, plastic niya, tupperware niya, no? Abay, humihinga sa Facebook. Hindi ka makapatay yun. Let God hold your life. And instead, na maglagay ka ng mga patama, mga hugot sa Facebook, ay maglagay ka nila ng mga verses sa Facebook. Let God hold your life. Huwag na yung hugot-hugot sa Facebook. Huwag na yung patama-patama sa Facebook. Huwag na yun. Let God hold your life. Marami kang nadinig na pangit, marami kang nadinig na hindi maganda, marami kang nasasaktan ka. Let God hold your life. Let God run your life. This is what had happened. Yes, sinabi nila, are we perishing? Nakalimutan nila, hawak sila ng ating Panginoon. Nakalimutan nila, hawak ang Panginoon pat kahit yung bagyo. Jesus did not show His love for you just to abandon you when times get tough. Pinakita ito ng ating Panginoon. Dinala tayo ng ating Panginoon dito sa sitwasyon natin ngayon. Ano man ang sitwasyon mo, kaibigan, kapatid, ipahawak mo sa ating Panginoon. Always remind to yourself, ikaw man ay nasa trabaho, ikaw man ay nasa eskwela, ikaw man ay nasa bahay, ikaw man ay nasa online, ikaw man ay nasa negosyo, let God hold your life para hindi ka na-stress. Tingnan mo yung katabi mo kung na-stress. Huwag. Let God hold your life. Sabi sa Hebrews chapter 13 verse 5, never will I leave you, never will I forsake you. Yes, there are storms in our life that cause us to have stress. Yes, there are difficulties in our life, in our family, in our business, no? Para bang ang buhay natin is uncertain, hindi mo na alam ang gagawin mo. Let God hold it. And our God will continue to hold your life, whatever that might be. Hindi ko alam kung alam yung istorya sa Bible. Ito yung makikita sa Matthew 7 verse 24 to 27. Merong inistorya ang ating Panginoon. Ang istorya ng ating Panginoon, dalawang lalaki ay nagtayo ng bahay. At sa kanilang pagtatayo ng bahay, ay pareho sila ng bubong. Pareho ng pinto, pareho ng kulay, pareho ng kahoy, pareho ng pako, pareho ng design, pareho ng architecture, pareho ng simento, pareho ng hollow block, pareho lahat. Pero dalawang tao nagtayo ng bahay. Tanong niya sa akin kung ano ang pagkakaiba. Ang pagkakaiba lang po, yung isang tao nagtayo sa bato ng bahay, yung isang tao nagtayo ng bahay sa buhangin. Nagtayo ng bahay sa isa sa bato, yung isa nagtayo ng bahay sa buhangin. Nung dumating yung bagyo, hulaan niyo kung ano yung unang-unang nasira. Of course, engineering, sa architecture, unang masisira ay nasa buhangin. Anong sabi ng ating Panginoon? For you to have that strength sa inyong buhay, you just need to commit yourself, obey our God. Give yourself to our God. Ano man ang nangyayari sa buhay mo, itayo mo yung buhay mo sa bato. Na kaya kang hawakan, ito yung ating Panginoon. Kaya kang i-hold, ito yung ating Diyos. Kaya kang patayuin, ito yung ating Diyos. Huwag sa tao. Huwag sa sarili mo, kundi sa ating Diyos. So ito yung kapahayagan ng ating Panginoon na sinasabi sa atin dito sa text ng ito. Una, the reality of stress. Nandun niya stress. No? Stress that is sudden, stress that cannot be avoided, stress that is relentless, na patuloy, na hindi huminto. Stress na may minsan sarili nating gawain. But there the realm of stress. That sometimes we tend to question our God. Do you really care for me, O God? Why do you allow this kind of situations in my life? Bakit nangyayari ito sa buhay ko? At pag nangyari ito sa buhay natin, malalaman natin na kailangan palang pahawak tayo sa ating Diyos. Kailangan natin paalala sa buhay natin na meron tayong Panginoon na
sinasabat hindi ka niya pababayan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pababayan ng Diyos. Sa kabila, ikaw rin, hindi ka na pababayan ng Diyos. Pangatlo, the reason for this stress. Tingnan niyo yung dahilan for this stress. So verse 39 to 41, ganito po ang sinasabi. He got up, rebuked the wind, and said to the waves, quiet and be still. Then the wind died down and it was completely calm. He said to his disciple, why are you so afraid? Do you still have no faith? They are terrified and ask each other, who is this? Even the wind and the waves obey him. Ito mo nangyari, no? Nung ginising nila ating Panginoon, tumakbo sila, gising ka, di ka ba nagtatayo? Tumayo ating Diyos, tumayo ating Panginoon. Sabi niya, tumahimik kayo, itong bagyong ito. Tumahimik nga yung bagyo, pagtahimik ng bagyo, sabi nga na napakahina naman yung pananampalataya, sabi ng ating Panginoon. At nung sinabi ng ating Panginoon, sabi ng mga disipulo, sino kaya to? Talaga nakakapaghinto ng bagyo. Merong pangyayari po dito na tingnan po natin. Nung tumayong ating Diyos, they were corrected by our God, by our Lord Jesus Christ. I'm the God who will always save you. There is what you call a correction. A correction that turns us back sometimes when we wander away. Kasi nagtatanong na yung mga disipulo rito eh. Itatama ka ng ating Panginoon. Na ako yung Panginoon, hindi kita pwedeng pabayaan. I will never leave you nor forsake you. Pangalawa, tinatawag na perfection. To help us become more like Jesus. Ano yung more like Jesus? Jesus always trusts His Father in heaven. Never, never in a seconds na hindi nawala yung pagtitiwala niya sa ating Ama nasa langit. Ganon din po tayo. Christ-like. Yung ating trust sa ating Diyos, yung ating pananampalataya sa ating Panginoon, even in a difficult situation, even a difficult moment, we need to trust our God. Pangatlo, instruction. Pagtuturo po sa bawat sa atin. Sa 1 Peter chapter 1, verse 7, ganito po ang sinasabi. Ang gintoy't bagamat nasisira at pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay, gayon din naman tayo. Inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa sa ginto at sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo pinapupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw ng mahayag si Jesu Kristo. Whenever we receive stress in our life or storms in our life, para lang tayong pinalilinis na ginto. And we thank God because the best part of the lesson that we're receiving every day in our life is through the storm of life. Yung marami tayong natututuhan. Kita nyo, nagrema sa mga disipulo na siya si Jesus nung dumating yung bagyo sa kanilang buhay. Ganon din po tayo. So that sometimes we need to thank God. Ano man ang sabihin ng tao? Ano man ang sinasabi mo sa sarili mo? Who our God is cannot be changed. Ano man ang nararamdaman natin, hindi magbabago kung ano yung sino ang ating Diyos. Isang araw daw po, isang assistant ng barko, ang tawag po din yung second mate, na dumating, pumunta sa kanyang barko na medyo nakainom. At nung umakyat siya sa kanyang barko, nakita siya ng kanyang kapitan. Ang sabi ng kanyang kapitan, umakyat ka sa barko ito na medyo lasing ka. At dahil medyo lasing ka, ilalagay ko ito sa logbook. Mayroon silang mga record. Kung ano oras dumating, kung anong kalagayan ng kanilang pagdating, sa kanilang logbook, nire-record doon. Tanong natin kay Tito Allen. At alam ko, naka-record lahat. Kumbaga, ito yung nangyayari. No? Kumbaga, si Roplano, ito yung tinatawag na black box. So, sabi nung first mate, pag nilagay mo dyan, ako yung lasing, ay nako, delikado ako. Bakit naman? Eh kasi, sa susunod, mahirapan ako maging kapitan kasi susunod doon, pagiging kapitan. Baka tumagal pa ako ng isang taon, dalawang taon sa pagiging kapitan. Pag nabasa nila ako eh, lasing na umakyat dito. Eh, ano ba naman totoo? Lasing ka naman nung talaga umakyat ka rito. So, cut the long story short, sinulat ng kapitan doon na siya'y lasing. Mga sumunod na araw, gumante itong first mate na ito. Habang natutulog yung kapitan, nagsulat yung first mate naman doon sa logbook. Ang sabi doon sa logbook, maganda yung takbo ng aming bapor dahil yung aming kapitan ay natutulog. Natutulog siya ng ganitong oras dahil siya ay lasing. Minali yung logbook.
Hindi tama yung sinabi ng logbook. Sa atin po bilang mananampalataya, yung ating logbook po na dapat nating binabasa, ang banal na kasulatan. Whatever that is written there, whatever that is promised there, they are all true. Hindi kagaya ng logbook na kinukitsilot ng first mate na mali. The promises, the strength, the comfort na mababasa po natin, na magbibigay ng kalakasan tayo, sa atin sa oras ng bagyo, sa oras na tayo na-stress, is the Bible. Sabi mo sa tabi mo pag na-stress ka, the more you read, you need to read the Bible. Kung ikaw'y nagkakaroon ng pagsubok sa buhay, the more you need to read the scripture. Kung ikaw'y nagkakaroon ng kabigatan sa buhay, the more you need to pray. Yan po'y katotohanan. People can say anything to you. Can backstab you. Pagsamplan ka ng pangit. Pero ang Panginoon hindi. Whatever that might be, lahat po ng sinasabi ng Panginoon sa Bible ay totoo. Lahat po ito. The Lord is our very powerful. The Lord is our healer. The Lord is our comforter. The Lord is our strength. The Lord is our refuge. Lahat po ito ay totoo. At since ito ay totoo, one thing that you can assure, all of this, you will experience. The reason why I said you will experience this one, because our God is alive. At hindi po siya magpaparanas kung hindi po siya buhay. A lot of you people right now who's listening on this broadcast have experienced the love, the grace, the strength, and the miracle of our love, of our God, because He's alive. Nararamdaman natin ng ating Panginoon. Hindi lang ito nababasa natin. And whatever stress that you have, kaya itong tanggalin ng ating Panginoon. Kaya itong palitan ng comfort. Si Shadrach, Meshach at Abednego, o Abednego, sila po yung tatlong itinapon sa pugon upang parusahan dahil hindi sila sumunod sa kanilang hari. Pagdating nilang itinapon doon sa pugon na yun, alam nilang sila ay masusunog, alam sila ay matutuklap, alam nilang sila ay maabo. Nevertheless, they keep the trust sa gitna ng kabigatan, sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng saharap ng kamatayan. They continue to trust our God. Same with Daniel. Nung siya ipapakain sa leon, nakain, sasagpangin siya, di ba, sana kung busugin mga leon nung araw, kasi magutom yung leon yun. No? Siguro sabi ni Daniel, talo, dalawa, tatlong kagat na ito, patay na ako. No? Nevertheless, ang nasa isip niya, ang ating Panginoon, nung kanyang pananampalataya, they let God control their life. Daniel, nagpa-control siya sa ating Panginoon. Shadrach, Meshach, Abednego, nagpa-control sila sa ating Panginoon. If our God can control the waves, if our God can control the winds, what more tayo po na kanyang minahal at inirog? We have our powerful God. Lahat po ito ay totoo at sinasabi ng ating Diyos. Isa pong magsasaka ang dalayang kanyang kabayo. At sa pupunta sila sa kanyang bukid at biglang huminto yung kabayo, ayaw nang maglakad. Kahit anong hila niya, kahit anong tulak niya, ayaw maglakad ng kabayo at ayaw tumakbo ng kabayo. Inutusan niya na, hinila niya na, ayaw. Buti na lang nung araw na yun, papauwi ng bahay yung isang veterinaryo. At tinanong ng veterinaryo, ano nangyayari? Eh, kasi itong kabayo ko, ayaw tumakbo. At ginawa ko na, tinulak ko na, pinalo ko na, ayaw pa rin tumakbo. So, ginawa ng veterinaryo, pinainom ng isang gamot yung kabayo. Sabi ng farmer, yung magsasaka, para saan ho itong gamot na ito? Ah, yan, pampagising ng kabayo. Para maging malakas yung kabayo. Eh, paano yun nalaman? Sabi nung magsasaka. Ito, nakalagay sa ano? Sa papel. Doon sa balot nung gamot. Ito yung sinasabi na pampalakas ito ng kabayo. So pinainom nila yung kabayo, and all of a sudden tumakbo yung kabayo, naiwanan yung farmers yung magsasaka. Sabi ng farmers, pa totoo pala yung nakalagay doon sa scripture, doon sa papel nung pinagbabalutan ng gamot. Magkano ba yan? Sabi niya, 50 peso, sabi ng doktor. Bigyan mo ako ng dalawa. Ay, bakit dalawa gusto mo? Iinumin ko yung dalawa, habulin ko yung kabayo.
My brothers and sisters, kung totoo yung nakalagay sa mga gamot, lalong totoo yung nakalagay sa banal na kasulatan na mahal tayo natin Panginoon. He will never leave us nor forsake us. Come unto me, those who are heavily laden, and I will give you rest. I'm your comforter. He is our refuge. Sila yung ating Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. In times of storm, in times of stress, we need to hang on, to hold on to our God and let God hold our life. So Romans chapter 4 verse 21, ganito po ang sinasabi. Being fully persuaded that God had power to do what He had promised. We need to believe. We need to give the trust na may maraming pangako po sa atin ating Panginoon. Paano natin malalaman yung pangako? Pagbasa ka ng Bible, malalaman natin. Sa Hebrews chapter 6 verse 18, God did this so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie. Lahat po ng ating ng sinasabi ng ating Panginoon ay totoo at lahat po ito ay mararanasan natin. And all we need to do is trust our God. The Lord our Jesus Christ have healed the leper. The Lord our Lord Jesus Christ have healed the sick. Our Lord Jesus Christ have stopped the storm. Nung ito'y kasalubong ng mga disipulo. Our Lord Jesus Christ have done a lot of miracles. And He can do it again today because He's the same yesterday, today, and forever. Ano man ang pinagdadaanan mo, kapatid? Hindi mo alam ang gagawin mo. Hindi mo alam paano income mo, paano ano gagawin mo sa family mo, sa negosyo mo, sa future mo, sa promotions mo. Don't be stressed. Let God control your life. Sometimes it takes stress of life to learn, experience, and know more about our Lord. Perhaps not only to strengthen us, but perhaps to learn more about our God. To know more our God. Dito po ako magtatapos. Ay, salamat na po sa si Pastor. Isang lalaki daw po ang nakabalita yung tinatawag na balik probinsya. Pagkatapos ng lockdown, gusto niya nang bumalik ng probinsya at sabi ng gobyerno, balik probinsya. So, ang ginawa niya po, magmula sa Quezon City, naglakad siya, papunta ng Cubao, para doon sumakay, papunta ng Bulacan. So, dala-dala niya kanyang mga bagay sa kanyang balikat. Naubusan siya ng bus! Walang bus! Eh, gustong-gusto niya na umuwi ng Bulacan. So, ginawa niya, since gusto niya umuwi ng araw na yon, naglakad. Sa kanyang paglalakad, dala-dala yung kanyang mabibigat na bagahe. Habang siya'y naglalakad, dala-dala yung kanyang mabibigat na bagahe, may nakakita sa kanyang truck, naawa doon sa mama, sa matandang mama. Sakay na ho kayo dito, saan mo ba kayo papunta? Punta nga ako ng Bulacan eh. Saan ka ba sa Bulacan, sa Baliwag? Eh, doon din ako pupunta, sige, dadaan ko kayo doon. So, sumakay yung mama. Pagsakay ng mama, diretso sila papunta sa Baliwag, Bulacan. At pagdating sa Baliwag, Bulacan, eto na ho, Baliwag, Bulacan na ho to. Baba na ho tayo, baba na ho kayo. So, bumaba yung mama, pagbaba ng mama, napansin yung ng driver, napawis yung matanda. So hindi nakatiis yung driver ng truck. Tang! Bakit pawis na pawis kayo? Eh ang lakas ng hangin sa biyahe natin. Sumagot yung matanda, sabi nga, eh kasi ang bigat nitong dala ko eh. Ha? Ibig nyo sabihin, nung sumakay kayo rito sa truck nito, buhat-buhat niyo pa rin yung dala-dala niyong bagay? Oo, hindi ko binitawan. Ang bigat kasi. Mga kapatid, mga kaibigan, hawak na tayo ng ating Panginoon. Isinakay niya na tayo sa kanyang pagmamahal, sa kanyang pag-ibig, isinakay niya tayo sa kanyang mercy. Bitawan mo na yung hawak mong kabigatan sa buhay mo. Ito man ay sa pananalapi, ito man ay sa pamilya, ito man ay sa karamdaman, ito man ay sa trabaho. Hawak na tayo ng ating Panginoon. Always remind us, otherwise, kahit kilala mo ang Diyos, kahit alam mong may Diyos, kahit alam mong may takapagligtas, hanggang hindi mo ito binibigay sa Kanya, yung kabigatan na yun, dala mo pa rin. Give it to our God. He need our absolute trust and obedience to Him. Pagkatiwala natin itong kabigatan natin sa Kanya. And lastly, totoo na po ito.
Gusto ko pansinin niyo to, no? Ito'y importanteng bagay, no? Hindi ko pwedeng pakawalan ho to, no? Pansinin niyo po to, no? This is very very important, no? Nung tumawid ng dagat itong mga disipulong ito, hindi po sila isang bangka. Marami silang bangka. Basahin niyo po sa verse 36 ng ating text. Ang nakalagay dito, there were also other boats with him. In short, nung pinasakay ng ating Panginoon itong mga disipulong ito, doon sa bangkang ito, na doon din siya sumakay, maraming sumunod din sa kanya na marami rin bangka. Just imagine this one. Ulitin ko po, no? There were other boats with him. Hindi lang siguro isang bangka, hindi lang siguro dalawa, hindi lang tatlo, hindi lang apat, hindi lang lima, hindi lang anim, kundi maraming bangka na sumunod sa ating Panginoon kung saan sila nakasakay. And I want you to imagine this one. Nung hinahampas sila ng bagyo, wala ang Panginoon doon sa bangkang iyon. Sapagkat yung ating Panginoon nandun lamang sa bangka ng mga disipulo. At ang ginawa ng mga disipulo, tumakbo sila, nilapitan ng ating Panginoon at ginising at pinahintos, nagsumbong patungko sa bagyo. Eh, paano na yung mga sumunod doon ng mga bangka na wala doon ang ating Panginoon? Sino ang kanilang tatakbuhan sa oras ng paghampas ng bagyo? Sino ang kanilang tatakbuhan sa oras ng stress? Sino ang kanilang tatakbuhan sa oras ng problema? Kasama ba natin ating Panginoon sa ating bangka? Meron daw isang mayaman at merong isang mga mananampalataya na gusto magpatayo ng iglesia. At since gusto nila magpatayo ng iglesia, meron silang silang nilapitang isang mayaman na mapagbigay doto sa matulungin, in short, matulungin doto itong mayamang ito. Kumbaga isang bigay lang, pwede ka na magpatayo ng church. Mayaman to. So, hindi sila nagdalawang isip na lapitan itong mamang ito dahil ito yung may kakayanan. So, nung nilapitan nila ito, sabi nila, humihingi kami ng tulong upang magpatayo ng iglesia at sana'y makatulong ka. No? Sumagot yung mama. Siguro naman, nung lumapit kayo dito, nagsaliksik na kayo patungkol sa akin. Kilala niyo na ako, na ako'y tumutulong. Opo, alam niyo ba, yung aking nanay, nang kayo na'y matanda na, alam niyo ba kung sino tumutulong? Alam niyo ba na siya'y umaasa sa akin? Hindi, sabi ng mga lumapit sa kanya. Alam niyo ba yung aking kapatid na babae? Hiniwalay ng kanyang mister. Walang hanap buhay. Alam niyo ba kung kanina umaasa? Hindi, sa akin. Sa akin umaasa. Kasi ako lang may pera. Alam niyo ba yung aking kapatid na lalaki na naaksidente sa sakyan, napilay, naputulan ng paa, walang trabaho? Alam niyo ba kung sino nagsusustento? Sino nang tumutulong? Hindi ho. Alam niyo ba itong aking nanay? Yung aking kapatid na babae, aking kapatid na lalaki na aksidente. Lahat sila kailangan ng tulong. Tanong niyo sa akin kung tinutulungan ko sila. Tinanong nila, tinutulungan niyo ba yung tatlo na yun? Hindi. Hindi ko sila tutulungan. Ba't ko sila tutulungan? So, sumagot yung lalaki na mayaman, kung itong aking mga kamag-anak, hindi ko tinutulungan. Kahit lumapit kayo sa akin, hindi ko kayo tutulungan. Nagulat yung mga lumapit sa kanya, napahiya. Dahil mali yung balita na kanilang nabalita na matulungin ito. Mga kapatid, mga kaibigan, sa paglapit po natin sa ating Panginoon, hindi pwedeng hindi tayo tutulungan. Totoo yung kanyang sinasabi, I will never leave you nor forsake you. I will answer your prayer. Knock and it shall be open. Tutulungan tayo ng ating Panginoon in whatever stress in your life. Tutulungan niya tayo. But the question is, kasama ba natin ang ating Panginoon sa ating paglalakbay sa ating buhay? Nandiyan ba siya sa bangka mo? Kasama mo ba siya? Patuloy ba siyang pinagkakatiwalaan sa ating buhay? O kailangan mo lang siya kapag nangangailangan ka lang, pero pag hindi, kakalimutan mo na siya. Huwag ganun. Siguraduhin natin nakasama mo sa bangka ang ating Panginoon.
sa magitan po ng pagtitiwala natin sa Kanya. Let's continue to trust our God. Our God is just asking us, asking our complete, absolute commitment and dedications to Him. Huwag tayong gumayo sa mga disipulo. Kung di pa dumating yung bagyo, hindi nila ibibigay ng tuluyan na kanilang buhay sa ating Diyos. Let's give our life to Him. Let's completely give our life to Him. Even in the times of stress, and He will hold us. Run to Jesus. Call on Jesus. Reach out to Jesus. He loves us so much, and He even died for us. Sandali po tayo manalangin. Aming Panginoon ang makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagkakataong ito. Lord, right now, may mga bagyo kami ng buhay na truly, Lord God, na stress kami. And right now, O God, binubuksan namin ang aming puso, aming pag-iisip na we will completely commit our life unto You. Isasama ka namin, Panginoon, sa kahit saan kami pumunta, sa bangkang na aming buhay. Hindi, huwag mo kami iiwan, Panginoon. In every situations of our life, O God, we commit ourselves unto You. In every aspect, in every detail, O God. Lord, in every situations of our life, salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na Iyong binigay sa amin, na mahal mo kami, Panginoon, at patuloy ka nagpaparanas. Lord, in our stress, in our difficulties, even in our families, in our loved ones, in our life, Lord, right now, we continue to commit ourselves unto You. Use us mightily, Lord God, for Your kingdom. Gamitin mo kami, Panginoon. At pamamalitan namin, Panginoon, kung paano mo kami pinagaling, kung paano mo kami tinulungan, kung paano ka nagparana sa amin, kung paano mo kami binigyan ng biyaya. At higit sa lahat, Panginoon, kung paano ko pinagpala. Lord, in times of these situations that we're having right now, salamat po, Panginoon, at patuloy mong pinapahayag, pinapakita ang Iyong kapangyarihan. Ito ang isang matulangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sa pagkakataong ito, marahil ay nasa sitwasyon ka na hindi mo alam ang gagawin mo. Marahil ay may mga plano ka sa buhay na hindi nasusunod. Marahil ay mayroon kang pangarap na hindi mo na alam ang gagawin mo sapagkat hindi ito nagkakaroon ng realidad. Mga kapatid, mga kaibigan, ikaw man ay nasa salas, ikaw man ay nasa kusina, saan ka man naroon, kung napapakinggan mo itong mensaheng ito, na-stress ka ngayon dahil hindi mo nakita na itong pagkakataong ito ay nangailangan ka ng pera, hindi mo nakita na babagal ang iyong negosyo, hindi mo nakita na magkakaroon ka ng problema sa hanap buhay. Lahat ito ay nakita na ng ating Panginoon. Marahil ito yung bagyo ng iyong buhay sa iyong pamilya, sa iyong kinabukasan. Marahil ito ay hindi mo na alam ang gagawin at na-stress ka na. Kagaya ng ginawa ng mga disipulo, tumakbo sila sa ating Panginoon. Lapitan nila ito at tumawag sila sa ating Diyos. Right now, God is just waiting for us to approach Him. God is just waiting for us to commit ourselves unto Him. God is just waiting for us to give our life unto Him. Let's bow down our heads and let us pray. Aming Panginoon, ang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy mong pangangalaga, patuloy mong pagpapalakas, at higit sa lahat, Panginoon, sa patuloy mong pagpapatawad sa aming mga pagkukulang sa Iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, kami nakalimot sa Iyo. Patawarin mo, Panginoon, kami naging mayabang. Patawarin mo, Panginoon, kami, sapagkat nakita lang namin, Panginoon, ang aming sarili, hindi Ikaw, Panginoon, na nagbibigay ng solusyon. Patawarin mo kami, Panginoon, nakita namin ang kamalian ng ibang tao, hindi ang kamalian namin. Patawarin mo kami, Panginoon, sapagkat
nakalimutan naming ibigay sa iyo ang lahat-lahat sa aming buhay. Nagtiwala kami sa aming sarili, nagtiwala kami sa aming kapwa, nagtiwala kami sa aming sariling kakayanan. Lord, forgive us. Patawarin mo rin kami, Panginoon, sapagkat ikaw ang huling-huling nilalapitan namin sa oras ng pangailangan. Lord, forgive us. Sa oras ng bagyo, sa oras ng pagsubok, sa oras na kami na stress. Lord, salamat. At patuloy mong itinuturo sa amin, patuloy mong inahayag sa amin na ikaw ang dapat naming lapitan, ikaw ang dapat naming tawagin, ikaw ang dapat naming sambahin, paglingkuran. Salamat po, Panginoon, at parati mo itong pinapaalala kung gaano mo kami kamahal. Salamat po, Panginoon. Ano man ang tawag namin sa iyo, ano man ang paglapit namin sa iyo, Panginoon, ay hindi mo kami itinataboy. Bagkus, Panginoon, kami iyong inaakap, binubuhat, inahawakan, itinatayo, at itinitindig, pinagtitibay sa bawat sitwasyon ng aming buhay. Lord, maraming maraming salamat. Tunay, Panginoon, ikaw ang aming Diyos, ang pagmahal na hindi maarok na aming isipan, bagamat kami hindi karapat-dapat, kami iyong minahal. Salamat po, Panginoon, sa patuloy mong pangangalaga, paglayo sa amin sa anumang kapahamakan at kapanginiban. Salamat din po, Panginoon, sa patuloy mong papapalakas sa bawat isa sa amin. Hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga biyaya at pagpapala na patuloy namin natatanggap. Salamat po, Panginoon, sa anumang sitwasyon ng aming buhay. Ikaw, Panginoon, ang nangunguna, nagsasalita. Nawa, Panginoon, patuloy mong ipaalala sa amin ang aming kakulangan, ang aming kahinaan, ang aming pagkakamali na nagagawa, hindi lamang sa aming sarili, kundi sa aming kapwa. Salamat po, Panginoon, at patuloy mo kaming tsinatsaga, patuloy mo kaming hinahawakan, patuloy mo kaming pinapalakas. Lord, right now, there are so many prayers that we would like to offer unto you. Isa na rito, Panginoon, ang bawat mahal namin sa buhay, ang bawat pamilya namin, ang aming misis, ang aming asawa. Lord, we believe, O God, that the smallest institutions you have created, mahal mo rin, Panginoon. And you even died for us. Lord, pinapanalangin namin aming mga nanay, aming mga tatay. Lord, salamat po sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-iingat. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapalakas. Ganon din po, Panginoon, sa aming mga anak na patuloy mong inilalayo sa anumang kapahamakan at kapanginiban. Tunay, Panginoon, ikaw ang aming Diyos na buhay. Lord, salamat din po sa oras na aming stress. Hindi mo kami iniiwan. Bagkos nagiging ehemplo ka namin, patuloy mo kami tinuturuan, patuloy ka naghahayag sa amin. Sa oras ng bagyo ng aming buhay, Panginoon, tumawag lamang kami sa iyo. Ikaw ay makokontrol mo, Panginoon, ang bawat sitwasyon. Kaya nga ngayong gabing ito, Lord, there are so many things in our life that we cannot control. Nevertheless, O God, we commit to you, we give to you, and we believe, O God, that you can control everything because you are the creator of everything. Right now, O God, there are some things in our life that we cannot control. And one of them, O God, is our emotions. Lord, we commit to you, we give to you our emotions. Even our thinking, even our understanding, Lord, we give it to you. Salamat din po, Panginoon. Hindi lamang sa pangangalaga mo sa aming pamilya, kundi, Panginoon, sa mga pangarap namin sa buhay na hindi mo, Panginoon, na pinababayaan. Lord, there are so many dreams and goals in our life. Lord, in Jesus' name, bigyan mo ng katuparan ng bawat pangarap namin. Kahit ngayon, Panginoon, sa panahon ng COVID, Panginoon, sa mga naghahanap buhay sa amin, pa sa mga nagtatrabaho sa amin, Lord, right now, Lord God, in Jesus' name, give us promotions after promotions, O God. Give us that assurance that you will never leave us nor forsake us. Give us that assurance that magkakaroon kami ng favor, Panginoon, sa aming mga employers, sa aming mga boss, sa aming pinagtatrabuhan, Lord, in Jesus' name. Salamat din po, Panginoon, sa assurance na ito. At ganun din po, Panginoon, sa mga nagne-negosyo, mga nag-online business, O God, in Jesus' name, O God. Give them a good paying customer, O God. Not only a good paying customer, but a customer kung umorder ay sandamakmak. Lord, bless every High Praise family sa kanilang negosyo. Not only this will be their starting point, but this will be, O God, their legacy to their children, itong negosyo nito. Palalagoyin mo ito, you will diversify, you will multiply itong mga negosyo nito, Panginoon. Because we trust you, because we're entrusting to you everything, O God. Not only sa negosyo, Panginoon, but also, Lord God, in Jesus' name,
protect every families, every persons na against illness, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, at hindi mo kami pinababayan. At salamat din po, Panginoon, sa mga iglesia na patuloy mo iniingatan ang bawat pastor sa Visayas and Mindanao, Lord. In Jesus' name, bless them, O God. Bless them financially. Ganon din po, Panginoon, ang mga pastors namin dito sa Luzon. Lord, bless them financially, O God. Bless them financially. Use them mightily, Lord God, for your kingdom. Salamat po, Panginoon, at patuloy mo kami iniingatan. Hindi pinababayan, Lord, in Jesus' name. Ingatan din mo rin, Panginoon, ang mga minamahal sa buhay na hindi namin kasama sa ngayon, naghahanap buhay sa ibang bansa. Patuloy mo sila. Ingatan, Panginoon, huwag mo silang pababayaan. Hawakan mo sila, Panginoon. Cover them, Lord God, with your blood and with your Holy Spirit. Sa bawat pagbiyahe namin, Panginoon, mga naghahanap buhay, Lord, cover them as well with your blood and with your Holy Spirit. Lahat, Panginoon, kanilang mga plano, Lord, it will come into pass because we ask this in Jesus' name. Lord, continue to give favor. Nawa, Panginoon, itong COVID na ito, in Jesus' name, mawala na ito, tanggalin mo ito, walang kapangyarihan ito, Panginoon, sa bawat anak mo. Lord, in Jesus' name, patuloy kami nagtitiwala sa iyo, patuloy kami, Panginoon, na magkukumit sa iyo, anuman ang dumating sa bagyo ng aming buhay. Lord, in Jesus' name, we'll continue to serve you, worship you, at ang bawat sa Panginoon, ang gagamitin mong leader, not only in the church, O God, but in every care group. Lord, expand and multiply our K group, O God. You have planned this one, O God. You have given this K group, O God. Ano ba, Panginoon, ay mabigyan to ng kahalaga because this is your plan to each one of us. Salamat po, Panginoon. At haharapin namin, Panginoon, ang bawat pagsubok, ang bawat problema na hindi nag-iisa. Bakos, Panginoon, kasama ka namin at patuloy kami magtitiwala sa iyo. And we ask this in the most precious name, the most mighty name, the most loving name of your Son, Jesus Christ. Amen and amen. At ngayon, tanggapin natin ang biyaya mapagmahal na nanggagaling sa ating Diyos Amang nasa langit, ang walang hanggang kapatawaran na ibinibigay at pinubuhos natin Panginoon sa Kristo, at ang pagbabantay, pakikipisan at pakikiisa ng Banal Espiritu ay suma sa atin magmula ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Thank you for joining our worship celebration. Hope you are blessed. Encourage and pray for the person you will invite next Sunday. Stay safe, stay healthy, and stay blessed.